Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung tanong po ng isang babae, si Miss Mike Captain Moroni. Sabi po niya, "Good morning, Attorney Mark. Nais ko pong itanong kung maaari ko bang di gamitin ang apelyido ng asawa ko sa pagkuha ng passport." Siya po isang babae. "O sa pagkuha ng solo parent or anumang ID." Maraming salamat po, Attorney Mark. So yun ang pag-uusapan po natin maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Yung tanong po ng isang babae na texter po natin or nagpadala ng message sa ating Facebook or YouTube, ang tanong po niya, pwede ba daw na hindi gamitin ang apelyido ng asawa niyang lalaki? Is it mandatory or optional lang nang gamitin ni babae ang apelyido ng kanyang asawang lalaki? Sabi po ng batas, the wife may use the surname of the husband. When say may use, it is only optional. Hindi po yan mandatory na pag kinasal ka na, yung apelyido ni lalaki, mandatory gamitin mo na. May iba, gagamitin nila. May iba, nakalagay pa rin yung apelyido nila sa pag-adalaga. Then may nakalagayang linya, then pangalan ng lalaki. Okay? Yung iba naman, hindi nila ginagamit yung apelyido ni lalaki. Ibig sabihin, it is only optional. But, for example, kumuha ka na ng passport. Yung passport mo, apelyido mo sa apelyido mo na ginamit mo naman yung apelyido ng iyong asawa. Hindi na pwede na palitan mo yung apelyido mo except kung mag-submit ka ng decision. Final decision or yung tinatawag na registered nullity or decree of marriage. Kailangan i-register yan sa NSO or PSA then going to the Department of Foreign Affairs kung sa passport. Ibig po sabihin, hindi ibig sabihin na hiwalay na kayo physically, wala kayong annulment, immediately ma-transfer na or ma-change na yung apelyido mo sa pag-adalaga mo in your passport. Ang sabi lang na batas, kailangan sa on the very start of your passport sa pag-registered mo, kailangan ginamit mo na yung apelyido mo sa pag-adalaga. Kahit kasal ka na or hiwalay na kayo, pwede mo pa rin gamitin yung apelyido mo sa pag-adalaga. But kung ginamit mo na yung apelyido mo sa asawa mo tapos naghiwalay kayo, hindi mo na pwedeng gamitin yung apelyido mo sa pag-adalaga except kung may ma-present ka na decree of annulment or decision ng court na hiwalay na po kayo. Ibig sabihin, kailangan on the very start of your registration yung mga ID, government ID, lalo na pag-passport, kailangan hindi mo na ginamit yung apelyido ng asawa mo. But ang batas is very clear. You may use the surname of your husband. Ibig pong sabihin po niyan, optional lang po iyan. Optional. But kung na-registered na yung apelyido mo na ginamit yung sa iyong asawa, hindi mo na basta-bastang mabago yung apelyido mo sa pagkadalaga. Kailangan mag-present ka muna ng decree of annulment or a final decision of annulment registered sa Philippine Statistics Office or NSO bago malipat or mabalik yung apelyido mo sa pagkadalaga. Legal advice, please call me landline within Metro Manila 209-6203. I repeat po, 209-6203 or pwede kayo mag-text, tumawag or through Viber, WeChat, WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 or 0932-885-6203. I repeat po, 0932-885-6203. Please like, subscribe, and share my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat po, facebook.com/MarkTolentinoLaw. And of course, my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po.